Magandang araw, mga kabrigada! Ako po si Hannah Perez at malugod kong inaanyayahan kayong samahan kami ngayong araw ng Martes sa programang Brigadahan Muan Tahanan. Isang programa na nagbibigay tulong at nagbibigay ng pag-asa sa mga kabrigada nating nangangailangan. Sa bawat episode ng aming programa, ibabahagi ho namin ang mga kwento ng pag-asa, kabayanihan at pagbabago na nagmumula sa Brigadahan. Ito ay programa na nagpapakita ng ganda ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ang Brigadahan Muan Tahanan. Ating tampok ngayong hapon. Dating sikat na mga awit naging palaboy na ngayon. At super nanay na mayroong dosenang anak, natulungan ng Brigada Trento Agusan del Sur. Lahat ng yan dito lang ho sa Brigadahan Muan Tahanan. Minsan sa buhay, abot kamay na natin ang ating ipinapangarap na guminhawa at sumikat sa pamamagitan kung anumang talento at talino na meron ng isang tao. Ngunit paano kung sa isang iglap lang ay mababago ang lahat? Tulad na lamang sa kwento ng buhay ng isang sikat na biriterang mga awit noon na ngayon naging palaboy. Talaga nga namang ang buhay ay mapagbiro at hindi natin alam kung ano ang magiging kapalaran natin bukas makalawa. Kung paano niya ito nilabanan at nalampasan, narito panoorin ho nating lahat. Natatandaan niyo pa ba ang dating sikat na biriterang Mang Aawit at tinanyagang first runner-up si isang singing contest ng Protege na mas kilalang si Lovely Embuscado na halos bumuhos na ang lahat ng swerte na kung kailan abot kamay na niya ang pangarap. Ngunit gaano man kabilis ang pag-angat niya noon ay ganoon din kabilis ang pagbagsak nito na para bang binhusa na malakas na pagbaha ang pagsubok sa kanyang buhay. Una nang dumunog sa impilan ng Brigada Davao ang mag-inang Daisy at Lovely Embuscado na may bit-bit pa na 6 na buwang gulang na batang sanggol na kung saan nanggaling pa sa lugar ng Sigaboy, Davao Oriental na naging palaboy-laboy, naglalakad at pa-hitch-hitch na lang sa mga sasakyan upang manglimos hanggang makarating dito sa Davao City. Katong babae kay nang higda man mi dito sa may plaza, unya nakitaan man mi dit atong babae, ingon pa ang babae nga, huy, nga nagpakalat-kalat man mo diri, napadyog mo'y bata, basig ulihon mo diri sa pulis. Adto mo dito kang, Sir John Digamo, kay Muha, mutabang man asya kung mga ayaw mo, kanang mga ayaw mo bisag unsa, kay... Yeah, nagbaklay na po mo padalong dito. Gitunuan man niya nga, musakay may paingog ulas. Mm-hmm. Nakapangayaw man po mi og kwarta dito sa Lupon o sa Panabo. Mm. Nga. Mm. Oto nga, nakapamiliti may paingon dito sa ulas. Mm-hmm. Anya pa ng ina nitong si Daisy na naisa na nilang mag-alay ng kanta para sa mga tagapakinig upang mabigyan nito ng kaunting tulong para sa kanilang pagkain araw-araw. Nabatid rin na may pinagdaanang depresyon si Lovely dahil lang kung bakit umabot sa ganitong sitwasyon ang kanilang kalagayan. Ngunit sa pamamagitan naman ng pagkanta nito ay maiibsam naman ang kanyang mabigat na dinaramdam. Kaya naman hindi na ipinalagpas ang Brigada Davao at binigyan ng pagkakataon na makapag-alay ng kanta si Lovely na kung saan bawat ibinahagi ng kanta nito ay umaakit sa mga tagapakinig na kung saan nakalikom ng perang 15,000 pesos at nabigyan rin ng isang radio speaker na maging silbi para sa kanilang hanap buhay.
At nung araw din iyon, ay agad naman sinamahan ng Brigada Davao Team upang ihatid sa kanilang tahanan sa Sigaboy, Davao Oriental ang mag-inang Daisy, Lovely at si Baby Silver Embuscado na dala ang mga pinamiling isang sakong bigas, gatas, diaper, vitamins at mga brand new used clothing para kay Baby Silver. Ibinigay naman namin ang sobrang pera na nagkakahalaga ng 10,500 pesos para sa kanilang dagdag na gastusin. Kaya hindi mapigilan na maiyak sa pagpasalamat si Daisy mula sa mga tagapakinig ng Brigada Davao dahil sa kanilang biyaya na natanggap. Salamat sa inyong mga tigpaminaw sa Brigada. Kung wala pa mo, bulawan na kasing-kasing. Wala ang daming makaon sa kadaan na. Salamat kayo sa inyong mga kasing-kasing ng mga maayong. Kanya, hinaot nga. Dili mo muti giloog, pamina sa brigada. Kaya nang dagan pa matabangan nga mga pobre nga. Parehas na ako nga mga pulubi. Salamat kayo sa mga staff, sa mga boss. O, ilabi na gyud. Kay Sir John Digamo, nagigamit sa Ginoo sa imo apod, ma'am. Nga kamo jud ang himong angel sa among kinabuhi nga bisan ugo wala pa koy kwarta ron mabuhi gid ni kay naa mi mga grocery niya na apoy ko paghatag ninyo sa amo. Ang kasikatan at kaginhawahan ay pansamantala lamang, kaya lagi nating ihilingin at ipagdasal na sana'y gabayan tayo ng ating mga pangarap at magpapasalamat sa anumang biyaya na meron tayo. Mula dito sa Davao City, ako si Brigada Justin Rose Pabi in the heart of changing lives. Mga Brigada, talaga nga namang ang buhay ay walang kasiguraduhan. Kaya parati sana nating isa puso at isa buhay na kapag nabibigyan tayo ng biyaya o ng pagkakataon, matuto sana tayong maging grateful. Kasabay ng pagiging grateful ay ang pagiging responsable sa lahat ng natatamasa natin, lalo na sa panahon ngayon na sobrang hirap. Isa sa mga magandang aral na nakuha ko sa buhay ng ating unang itinampok ngayong hapon ay yung kahit hirap na tayo sa buhay, mas pipiliin pa rin dapat natin gawin yung tama at marangal. Ika nga sa isang kanta, hindi natutulog ang Diyos. At talaga nga namang nakita nito ang puso ng mag-ina na gumamit siya ng instrumento upang muling makaahon sa hirap ng buhay at nang sa ganun ay makapagsimulang muli. Maraming salamat sa ating Brigada Team mula dyan sa Davao. Samantala mga kabrigada, ang Brigadahan Juan Tahanan kasama ho ang Kabrigada Foundation Incorporated ay nagbukas ng bank account para ihatid ang inyong mga tulong para sa cash donations. Maaari po kayong magdeposito sa Security Bank account number na naka-flash sa inyong mga TV screens. Para naman sa in-kind donations, ipadala ang mga ito sa Brigada Complex na matatagpuan sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Mga kabrigada, huwag po kayong aalis dahil sa ating pagbabalik. Super nanay na mayroong isang dosenang anak na tulungan ng Brigada Trento. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Brigadahan Juan Tahanan. Mga kabrigada, naranasan nyo na ba yung mga panahon na tila wala nang katapusan ng inyong mga problema? Yun bang sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari o dumarating na mga problema sa inyong mga buhay? Hindi kayo dyan nag-iisa dahil ang totoong kwento na ating ilalahad sa inyo ngayong gabi ay tungkol sa isang ina na may isang dosenang anak. Mga kabrigada, ayon sa banal na kasulatan, ang taong maghahanap ay makakatagpo. Ibig sabihin ho, kung magsusumikap lang ang isang tao ay tiyak hindi ito magugutom kailanman. Kung ano at sino ang nagbibigay ng lakas ng loob nito? Kung ano at sino ang nagbibigay ng dahilan para mas lumaban pa siya sa buhay? Narito, panoorin ho nating lahat. Gaya na lamang ng kwento ni Vivian Suarez, 42 taong gulang, may asawa at
naninirahan sa Purok, Brazil, Barangay Santa Maria, Bayan ng Trento, Agusan del Sur, na dahil hindi kasya ang kinikita ng kaniyang kabiyak, napilitan itong maghanap ng dagdag na pagkakitaan para mapagkasya sa kaniyang dosinang anak dahil hindi permanente ang trabaho ng kaniyang asawa. Nay inadlaw sir, ya kana magpakuhag kaoy kay mogbalay. Say pod kargada. Boran asya sir, ugon siya trabaho gud kaayo. Bago niya ibebenta sa kaniyang mga suki ang bagong gayat na labong at mga gulay, kinukuha muna niya ito sa puno ng kawayan na medyo may kalayuan sa kaniyang tinitirhan. Maproseso ang pagkuha nito para hindi mamatay ang puno ng kawayan na pinagkukunan nito. Kanang dabong niya, pako, takway o kunot sa gabi o gabi, lawas sa gabi. Hindi man doon ako niya makuha sir sa isang kaadlaw. Kay pahinluan pa, niya badarong pang dabong, niya ilibod na po. Munang manguha ako karon pagkaugma na po na ako ilibid. Dugay na kaikuan nga trabaho sir, wapak ko'y anak. Kay sa una, sa dito pa ko sa akong ginikanan, ingani mo po akong trabaho, dalaga pa ko. Antun karon. Mahirap ang paglalako ng panindang gulay dahil lilibutin niya ang buong barangay at karating na lugar sa buong araw. Hindi ko maulaw, ruigin ako na ikaulaw. Hindi na ako na ikaulaw ng akong trabaho kay naanan ng ipaan mo. Nagpapasalamat din ito sa kaniyang bunso dahil ito lang ang bukod tanging o maalalay sa kaniya tuwing maglalako siya sa kaniyang mga paninda. Pait gid kayo sir. Pait gid kay lisod. Lisod yun ang unaw niya. Dagantayan ako niya mora ni atong paningkamot. Nga maka, ako alang sir, makakaunhan ni Ana. Agad na ipinarating nitong himpilan sa mga tagapakinig ang kasalukuyang sitwasyon ni Nanay Vivian at na-post sa official Facebook page maliban sa personal na pagpunta ng mga kawani nitong himpilan. Dahil maraming naantig sa kasalukuyang estado sa pamumuhay ni Vivian, bumuhos ang tulong gaya ng cash at in-kind donations. Matapos malikom ang nasabing tulong, agad rin namang ibinigay ng mga kawani nitong himpilan ang nasabing tulong. Magpasalamat po ko sa inyo sir, mga sir, daghang salamat po sa inyong bisagamay nga tabang, at least makatabang yun, dako na sa akong katabang sa akong kapobrehon. Sa inyo, salamat kayo. Sa ating nasaksihang kwento sa buhay ni Vivian, na sinubok man ng maraming hadlang, pero hindi pa rin sumusuko alang-alang sa kapakanan ng kaniyang pamilya. Galing dito sa Trento, Agusan del Sur, ito si Brigada Christian Cabanias in the heart of changing lives. Mga kabrigada, kung isa ka sa mga nakakaranas sa grabing problema tulad ni Nanay Vivian, yung mga problemang dumarating o pinararanas sa atin, mga pagsubok lang na dapat nating malampasan at mapagtagumpayan. Kung patuloy tayo magtatsyaga at mananalangin, naniniwala ako na maglalahoy ang mga pangit at problema sa ating mga buhay at matutupad din sa wakas ang ating mga pangarap. Mga pangarap hindi lang para sa ating pamilya, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Maraming salamat, Nanay Vivian, for sharing your life, your inspiring life na patuloy pang kaming magtsatsaga at magtatrabaho para sa ating mga pamilya. Samantala mga kabrigada, siguraduhin na mabigyan natin ang ating mga anak ng sapat na nutrisyon. Responsibilidad ho ng mga magulang, natutukan ang first 1,000 days ng mga anak, nang sa ganon ay maiwasang maging stunted sila pagdating ng panahon. Ang stunting ay isang kondisyon ng isang bata ng pagpigil ng paglago ng utak at pagdevelop ng tangkad dahil sa maling nutrisyon. Paulit-ulit na impeksyon at hindi sapat na psychosocial stimulation. Ang End Stunting Now
ay ang advokasya ng Brigada Group upang matuldukan ang silent pandemic na ating kinakaharap ngayon. Maraming mga batang bansot. Minsan, hindi natin namamalayan na maraming kabataan na pala ang naaapektuhan dahil sa kakulangan ng kamalayan at kaalaman tungkol dito. Kaya naman, sabay-sabay ho nating aralin kung paano ito masumpungan at matigil. Sana ay magsilbi itong paalala sa mga kababaihan na pangalagaan ang ating mga katawan, lalong-lalo na kapag tayo ay nagbubuntis. Sabay-sabay nating isulong at isigaw, and stunting now! Mga kabrigada, siguraduhing malakas ang resistensya ng ating katawan upang sapat din ang panlaban natin sa mga sakit. Uminom ng Citra Plus Ascorbic Acid plus Zinc Capsule for Everyday Energy and Immunity. Citra Plus, strengthen your defense. At bago po tayo magpaalam, gusto lang po naming batiin ang lahat ng brigadahan, wantahan and volunteers na nagse-celebrate na kanilang birthdays today, August 15, 2023. Happy, happy birthday kanila Asuncion, Shin, Trinidad Salientes at kay Esmeralda Humalon. Yan ho yung mga birthday celebrants natin na mga brigadahan, wantahan and volunteers. Happy, happy birthday! At gusto ko lang din pong batiin ang happy, happy 64th birthday si Arnulfo Tasik na parating nanonood sa atin all the way from Angie Village Home 2, Alabel, Sarangani Province. Hello dyan sa mga taga-Kawas. Thank you so much for watching and supporting our program. At binabati ko rin pala ang daming may birthdays today dito sa Brigada. Brigada Enemy Mugpon, Brigada Roy Alinio, at syempre, yung gwapong-gwapo, ang napakasuki nating lecturer sa Brigadahan ng Tahanan, Brigada J. Mark Canlas. Happy, happy birthday! At dahil dyan, mga kabrigada, maraming salamat ho sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw ng Martes. Asahan niyo po ang tuloy-tuloy na pabibigay ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Makakasama niyo po ako tuwing hapon mula alas 5:30 hanggang alas 6 para tunghayan ang kabayanihan ng bawat kabrigada natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa muli po ako si Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ito pa rin ho, ang Brigadahan, One Tahanan.